Quick update after almost 800 kilometers dun sa kinabit natin na Labo Clutch Shoe tsaka yung mga Speed Tuner parts sa CVT. Ang plano ko sana after 1,000 kilometers bago ko siya buksan, kaso medyo minaramdaman akong dragging. Feeling ko yung mga lining material sa clutch shoe nakasiksik na yun sa sulok ng bell kasi nga nakagroove yung bell, kaya syempre pumapakat yun dun. Kumbaga nababawasan yung lining material. Check natin yung bell. Speed tuner bell washer, parang medyo nahukay lang siya dito yung nilalapatan ng nut. Yan. Labo speed tuner bell. Ito yung sinasabi ko ng mga dumi. Yan. Yun. Yan kasi mga dumi na yan, lumalagkit yan pagka sobrang init na. Kaya yun yung nagpapaslide sa clutch lining natin sa clutch bell. Yung labo bell naman natin, ganun pa rin yung konting titanium. Okay pa yan kasi hindi pa naman siya deformed or oblong. Offset washer, check natin. Okay pa siya, itong offset washer. Yung pinaglapatan ng nut, hindi niya nahukay. Unlike dun sa bell washer natin na medyo nahukay ng konti. Yung labo clutch natin, ayan, pumakat na siya dun sa groove nung labo bell natin na naka fine thread groove. Lapat na siya lahat. Lumalapat lahat ng surfaces. Torque drive nut naman okay pa rin syempre kasi naka-fix naman yan dyan eh. Yung kasama niyang clutch springs na 1000 RPM okay pa din, wala mang na-damage. Smooth pa rin yung galaw niya dito. Tapos yung gap niya side to side, same lang din, kagaya nung una nating kabit. Hindi pa siya lumuwag. Check natin yung butas. Wala naman siyang visible na na-damage or nauka dun sa butas mismo. Kabitan ng clutch springs, okay pa rin, wala pang damage. Ayan, wala. Check din natin yung plane itong iba. Smooth pa rin. Side to side play, sakto lang, kagaya dati. Itong isa naman, smooth pa rin. Side to side play, same lang din. Clutch to bell gap, check natin. Ito yung tsura niya dati ng bagong kabit. Ngayon, ganyan na yung gap niya, medyo lumaki ng konti kasi nabawasan na to nung groove nung bell, kumbaga pumakat na siya, kaya nabawasan ng material. So ang cost nung nararamdaman kong dragging is yung talagang dumi na nakita nyo naman dun sa mga sulok-sulok ng bell, kaya dumudulas ito. Isan ko lang to ng alcohol tsaka ng basahan para matanggal yung mga itim-itim. Check naman natin yung speed tuner flyball or rollers. Tingnan natin kung may nagkanto. Ito wala, tilok pa rin. Itong isa walang flat spots. Itong isa wala rin flat spots. Ito dumi lang yan. Itong isa walang flat spots. Itong isa wala rin. Last one, walang flat spots. Hindi rin lumuwag yung plastic material niya doon sa copper na nasa loob. Walang alog. Walang alog lahat. Yung mga plastic material sa gilid, wala ding damage. Ang kabilang side, wala ring damage. Yung mga ramp wall sa gilid ng pulley, wala ring damage. Dito kasi yung puwersa niyan, pag umikot na yung pulley. And wala, okay siya. Hindi siya na-damage. Check natin yung galaw ng CVT. Slow speed. Wala nang dragging. Linis na natin yung mga dumi. Yan lang talaga yung naging cost ng dragging niya. Yan palang 800 kilometers na yan na tinakbo ni ADV is puro long ride. Actually, dalawang long ride yun. Isang sa Malicao, Pangasinan. Tapos yung isa ay sa Pangasinan din sa may mga Tarem.
Yung dumi na yon bukod sa galing doon sa lining, kasama na din yun sa pinagkayasan ng belt. Yung mga dumi na yon, chops mga gabo, kumbaga naghahalo-halo na sila. Kapag kasi ganyan na nakagroove yung belt nyo, normal na mas malakas siya bumawas ng lining. So mas mabilis dumumi or maipon yung dumi doon sa belt na pwedeng mag-cause ng dragging. Unless pabutasan nyo yung mga sulok, may mga gumagawa nun eh, pinapabutasan nila. Kumbaga para makakalabas doon yung mga gabok, yung mga dumi na halo-halo na yon galing sa belt, galing sa lining, tapos galing sa gabok. Tapos yun namang sa bell washer natin, no? Pansin nyo medyo lumubog siya. Kasi nga yun nga napansin ko, manipis yun eh. Mas maganda siguro kung pakakapalin nyo na kagaya nung sa stock ng Honda, makapal yung bell washer. Kumbaga hindi siya basta-basta bumapakat doon or lumulubog na nakakayod. Pero so far okay na okay yung performance niya doon sa 800 kilometers na ginamit namin sa mga long ride. Dagdag ko na din pala, no, yung purpose ng groove is para mas makapit syempre yung clutch lining sa clutch bell. So may iwasan natin yung slippage, ma-maximize natin yung grip ng clutch. Kumbaga kapag high speed ka na, yung lahat ng power na natatransfer ng CVT diretso siya sa gulong, hindi siya dudulas. Kumbaga walang lost power sa high speed. Pero syempre yun nga, mas mabilis siyang mauupod kasi naka-groove yung bell. Depende sa groove din.